Obligado na ang lahat ng mga sumasakay sa mga pampublikong sasakyan na nakasuot ng face shield. At ayon kay Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, dapat ang mga nagtitinda sa mga palengke ay nakasuot na rin ng face shield. Lalo na yung mga nagtitinda na iba-ibang tao ang kaharap nila, sila po talaga dapat naka-face shield sila. Parang part ng kanilang workplace yun. At ang alam natin, meron ding mga LGUs na nagre-require na sa public place, sa public market, ay kailangan naka-face shield din pati yung mamimili. So, pero yun ho, we leave it to the LGUs kung gusto nilang ipairal yun. Naririnig lang natin, may mga ilang mayors na nagre-require na noon sa palengke. So, pero ang kailangan ho doon, yung mga nagtatrabaho sa palengke, ay naka-face shield. Para sa acting safety na rin talaga yun eh. Safety ng customer, safety rin ng mga nagtitinda. Pandagdag protection. Ang talagang itong COVID ho, na pag-usapan naman natin dati na nandito, it will be here to stay. In other words, kaya we have to adjust talaga the way we live. Kaya kasama ho sa adjustment yung kanya-kanyang pag-iingat. Dino Lopez wala nang kinalaman sa quarantine status. Kahit sa maluwag na general community quarantine, dapat ay may suot ng mask at face shield kapag lalabas ng bahay. Tama po. Na talagang nasa atin talaga yung susi sa bawat bayan. Hindi kaya ng gobyerno lang ho ito or even LGU. Kanya-kanya po. Wag ho. Kunwari ho, alam na natin yung iba nga ho kasi na test positive ay mag-aano pa, maglalakad-lakad pa at kaya nga po at maghanap pa ng trabaho. Kaya nga po may mga mukahi din na sana may allowance din itong mga ma-test positive para mapilitang mag-quarantine. So mga panukala pong ganyan, kailangan nang mag-cooperate ho talaga. Paliwanag pa ng Kalihim, mga public health and safety experts na nagsabi na napakahalaga ng pagsunod sa minimum safety protocols para maiwasan na ang pagkahawa-hawa na nakakamatay na sakit. At ito, kasi dahil po sa place of work yung pinag-usapan, tapos DOTR naman sa public transport, sinama na ho natin itong recommendation ho ng hindi lang po DOH, pati yung mga expert to po na advisor po sa IATF. Yan po ang kapalit sa kapalit ng imbis na mas malayong physical distancing. Kasi ang isang option dyan, ang mga ratio ng ating mga distance dapat daw 2 meters. Pero pag in-require mo yung 2 meters distance sa public transport, sa dine-in, etc. Wala kikitain. Wala nang tao talagang makakasakay dyan. Konti na lang. So ang naging kapalit ay, sige, 1 meter pa rin pero may face shield. So yun ho ang background niyan. Diin nito halos 100% magiging proteksyon ng may suot ng mask at face shield. Face mask, face shield. Kasi base sa actually advice ho yun ng mga expert, mga doktor, no, na sa pag face mask, mga 86% lamang ang proteksyon. Pero pagdagdagan mo pa ng face shield, 99% proteksyon. At saka following also kasama din doon yung physical distancing na 1 meter, 2 meters. No? Kaya ho talagang yan ang ipinapaira lalo na sa public transport at saka dito sa workplaces. Kaugnay naman sa mga kanya-kanyang gawa ng face shield, ayon kay Lopez, uubra naman ang mga do-it-yourself face shield basta natatakpan ito ang halos buong mukha. Nagtakda na rin ang price limit sa face shield para maiwasan ang mga nagsasamantala sa pangangailangan ngayon ng karagdagang proteksyon sa mukha. Marami ng do-it-yourself kaya na face shield. Kaya huwag po silang mag-alala sa cost. Marami pong paraan dyan. Of course, naglagay na rin ng DOH din po ang naglagay ng SRP dyan. Tutulong lang po ang DTI magpa-comply dito po sa SRP. Janice Cosio, Radyo Inquirer, 990, Bayan Nagtatanong. Mamaya nag-uusisa.